Welcome to my YouTube channel. Like, share, and subscribe. Thank you so much. Hi mga kapatid, kumusta kayong lahat? I hope na sa mabuti kayong kalagayan sa tulong ng ating Panginoon at healthy ang bawat isa. Narito ako mga kapatid mag-share po ng Bible verses dito sa 2 Corinthians chapter 12. God bless you everyone. Kinakailangan ako'y magpuri bagawat ito hindi nararapat. Ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon maging sa katawan aywan ko o maging sa labas ng katawan. Aywan ko ay Diyos ay nakakaalam na nang inagaw hanggang sa 3rd langit. At nakikilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos na nakakaalam, na kung paano siya ay inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salita di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Amen. Tungkol sa taong yaon, magmapuri ngunit tungkol sa aking sarili ay hindi ako magmapuri maliban ng aking mga kahinaan. Sapagkat ang ibigin ko ang ako ay magpuri ay hindi ako magiging mangmang sapagkat salitain ko ang katotohanan ngunit magpipigil ako baka ang sinuman ay makakalang ako ay mataas nakakita niya sa akin o naharinig sa akin. At nang ayon at nang ako ay huwag magpalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga hayag. Pahayag ng binigyan ako ng isang tinik sa laman ng aking sugo si Satanas upang ako'y tampalin ng ako ay huwag papalo ng labis. Tungkol dito ay makaikatlo, ako ay nananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, aking biyaya ay sapat sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan kaya bagkos ako ay magpuri ng malaking galak sa aking kahinaan upang manahan na wala sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya ako ay nagagalak sa mga kahinaan ng mga pagkaapi, sa mga nangailangan, sa mga pagkakausi, sa mga nanghinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako ay mahina, ako nga'y malakas. Amen. Ako'y naging mangmang, pinilit ninyo ako. Ako sana dapat ninyong purihin sapagkat sa anuman ay hindi ako naging huli sa lubhan mga dakilang apostol, bagamat ako'y walang kabuluhan. Tunay na ang tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis sa pamagitan mga tanda ng kababalaghan at ang gawang kapangyarihan. Amen. Sapagkat ano ang iyong ikinahuli sa ibang mga iglesia, kundi ako ay hindi naging pasanin ninyo. Ipatawad ninyo sa akin ang kamalian ito. Amen. Narito ito ay 3 na araw hanggang sa ikpumarian sa inyo at hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo sa inyo. Ang inyo kundi kayo ay sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ng mga magulang kundi ang mga magulang ang mga anak. At ako'y gugol ng mga malaking kagalakan at pagugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo iniibig ko, lalong higit ako ay baga iniibig ng kaunti. Amen. Maganda ng salita ng ating Panginoon mga kapatid. Pagpatuloy po natin. Minamanhik ko si Tito at nasinugo kung kasama niya ang kapatid. Kayo ay bagay dinaya ni Tito, hindi baga kami ay nagsilakad sa isang espiritu. Hindi ba kami ay nagsisunod sa gayoy ng mga hakbang? Iniisip ninyo ang nasa buong panahong ito'y kami ay nangadadahilanan sa inyo. Sa paningin ng Diyos ay nangasalita kami sa pangalan ni Kristo. Dapat ang lahat ng bagay, mga minamahal, ay sa inyong mga ikakatibay. Takot nga ako na baka sa anumang paraan kung ako ay dumating ay kayo ay masumpungan kung hindi gaya ng ibig ko at ako ay iyong masumpungan. Hindi gaya ng ibig ninyo, baka sa anumang paraan ay magkakaroon ng pagtatalo ang mga paninibugho. Mga kagalitan, mga pagkakapingkap
pagkapi ng mga parasirang puri na mapaghatid na dumapit ng kapalaluan ng pagkakagulo. Amen. Thank you, Lord. Baka pagka ako ay dumating sa namuli at ako'y babain ng Diyos, kaharapan ninyo ako ay malubhay dahil sa marami na nangakasalang una at hindi nangasisi sa karumahan at pakikiapid sa kalibugan na ginawa nila. Amen. Pagpatuloy natin mga kapatid, ito na po tayo sa 2 Corinthians chapter 13. Ito po yung last chapter ng 2 Corinthians mga kapatid. Patuloy po natin. Ito ang ikatlo na ako ay naririyan sa inyo sa ibibing dalawang saksi o tatlo ng pagkatibay ang bawat salita. Ayan. Sinabi ko na mga nang una ay muling aking pagpapaunawa gaya na ako ay naharap na ikalawa. Gayun din na ngayon na ako ay walang laharapan sa mga pagkakasala. Nagkasala na mga una at mga iba naman ay kung ano ay pumariyan muli ay hindi ko papatawarin. Yeah, magsihanap kayo ng isang katunayan na si Kristo ay nagsalita sa akin na siya ay sa inyo hindi mahina, kundi sa inyo ay makapangyarihan. Sapagkat siya ay pinako sa krus dahil sa kahinaan, gayon man ay nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kami naman ay sa kanya ay manghihina, ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos sa inyo. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nangasa panampalataya, subukan ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo na nalaman ang ganang inyong sarili na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na kayo ay tinakwil na. Muli inaasahan ko sa inyong mga kilala na kami ay hindi tinakwil. Muli dinadalangin namin sa Diyos na kayo ay huwag magsigawa ng masama, hindi upang kami ay mga kitang subok, kundi upang gawin ninyo ang mga karangalan kahit kami ay maging gaya ng tinakwil. Sapagkat kami walang anuman magagawang laban sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan. Sapagkat kami ay natutuwa kung kami ay manghihina at kayo malalakas. At ito naman ay dinalangin namin sa makatuwid baga ang inyong pagkasakdal. Dahil dito, sinusulat ko ang mga bagay na ito samantalang ako'y wala sa harapan upang kung nasa harapan ay huwag akong gumamit ng kabagsikan. Ayon sa kapamahalaan, binigay sa akin ang Panginoon sa ikakatibay at hindi sa ikagigiba. Amen. Sa katapusan, mga kapatid, paalam na, mga baksakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo, ang pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan at ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan ay sa inyo. Binabati kayo ng lahat ng mga banal, ang biyaya ng Panginoon Hesus Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Amen. Napaganda ng salita ng ating Panginoon. Ito po yung akin na i-share na naman po dito sa 2 Corinthians chapter 12 and 13. I hope na gusto niyo po ang aking share for today naman mga kapatid. God is good all the time. At sa nakakapanood po ng aking share for today ng Bible verses. At kung mayroon pa mong ikaw problema or nararanas sa oras na ito, huwag ka pong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Isipin mo na lang na mahal po tayo ng ating Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Huwag lang tayong manghina at maging matatag po tayo sa lahat ng pagsubok sa ating buhay at lumapit lang po tayo sa ating Panginoon. Dahil siya lang po ang ating sandigan, siya lang po ang ating malalapitan, siya lang po ang makakatulong kasi siya po ang makapangyarihan sa lahat. Siya po ang naglikha ng langit at lupa. Siya rin po ang ating malalapitan kasi siya po ang ating kasama sa pang-araw-araw nating buhay, mga kapatid. Salamat sa Panginoon kasi nakapag-share naman po ako ng kanyang salita. Alam ko na dito sa kalagitnaan ang ating Panginoon na habang ako yung nag-share po sa inyo ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. At
sa lahat po saan man sulok sa mundo. Kung ano man po ang mga problema na nararanas natin, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Maging pong matatag lang po tayo at maging lumapit lang po tayo sa ating Panginoon at magtiwala tayo lagi sa Kanya. Kasi andyan lang ating Panginoon na hindi tayo pababayaan. God is good all the time, mga kapatid. Let's pray, mga kapatid. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon, sa kabutihan niya po sa ating buhay, sa pang-araw-araw niya na andyan siya lagi, na hindi tayo pinapabayaan, lalo-lalo po sa pandemic ngayon, na sa pandemic na nangyayari. Huwag po tayo mawala ng pag-asa, kasi alam natin na kasama natin ating Panginoon. Yan ang isipin natin, mga kapatid. Sa nangyayaring panahong ito, huwag tayo mawala ng pag-asa. Titigil din din yan. Basta magtiwala tayo sa ating Panginoon at lagi tayo mag-pray at magpasalamat sa Kanya. Let's pray to everyone, mga kapatid. Panginoon, narito po kami, God Jesus Lord, lumalapit sa iyo, God Jesus Lord. Nagpapasalamat po, God, sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat sa protection, salamat sa pag-iingat sa bawat isa sa amin, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, nilalapit po namin ang aming sarili, kung ano po, God, ang aming nagawa. Linisin mo, Lord, ang aming puso't isipan. Patawad po, Lord, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Ikaw lang po, Lord, ang aming nilalapitan sa pang-araw-araw naming buhay. Kung ano po, Lord, ang aming nagawa, Lord, patawad po, God Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, salamat po, Lord, sa oras na ito, Lord, nakapagbasa naman po kami, Lord, ng iyong mga salita. Binuksan mo, Lord, ang aming puso at isipan, O God Jesus, Lord, na may isaisip namin at may sa buhay ang bawat aming nababasa at aming naririnig at may isaisip at may share po namin, O God Jesus, Lord, sa mga nangailangan, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat sa oras na ito, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Bless to everyone. Ang iyong mga anak, O God Jesus, hallelujah, Lord, saan man sulok sa mundo, O God Jesus, hallelujah, Lord. Alam ko, Panginoon, Lord, na ikaw po, God, nakakaalam, Lord, ang kanilang sitwasyon, O God Jesus, hallelujah, Lord, sa mga nanghihina, O God Jesus, Lord, you comfort, O God Jesus, Lord, na maging matatag sila, Lord, ipada mo yung pagmamahal sa kanila, O God Jesus, Lord, sa oras na ito, Lord, sa mga nawalan po ng trabaho, O God Jesus, hallelujah, Lord, right now, O God, ikaw po, O God Jesus, Lord, makapag-provide ng kanilang trabaho, O God, ikaw lang po, Lord, makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po na naglikha ng langit at lupa, ikaw lang po, Lord, ang aming manalapitan, O God Jesus, hallelujah, Lord, salamat sa mga blessing na natatanggap namin. Salamat sa lahat-lahat, O God Jesus, Lord. Sa kaputihan mo, Lord, sa aming buhay, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Alam namin, Panginoon, Lord, narito ka, Lord, sa aming kalagitnaan, O God Jesus, Lord. Naririnig mo po, Lord, ang aming hiling ng bawat isa ng iyong mga anak. Saan man sulok sa mundo, Lord, ng iyong mga anak. Bless to everyone, O God Jesus, Lord. Ipadama mo yung pagmamahal ng bawat isa sa amin, O God Jesus, Lord. Lalo-lalo po, God, sa mga anak mo, Panginoon, O God Jesus, Lord, na nanghihina at maraming mga pagsubok sa oras na ito, Lord. Ipadama mo po, Lord, ang iyong pagmamahal sa kanila, O God Jesus. Thank you, Lord, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Thank you, mga kapatid. God bless you, everyone. And don't forget to like, subscribe my YouTube channel para lahat po ng akin yung upload ay masubaybay niyo. And click all notification. Bye-bye. God bless you, everyone. See you again.